Pagdiriwang ng National Literature Month, isang children's book author naman ang ating makakasama. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Lahat ng mga bata ay mahilig sa mga storybook o children's book. At ito ang kanilang kauna-unahang kaibigan sa pag-aaral ng buhay. Sa bawat pahina ay marami silang bagong natututunan at nagiging malikot ang kanilang imahinasyon at kaisipan. Sa likod ng bawat kwento sa mga aklat na ito ay ang manunulat na nagbibigay kasiyahan sa bawat batang makakabasa ng kanyang mga obra. Isa na dyan ang talented multi-awarded children's book author na si Zandro Bautista, isang young at heart author na bukod sa pagiging manunulat ay isa ring grade school teacher. Pakinggan natin ang kanyang writing journey at kilalanin natin siya dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kasama natin live para makipagkwentuhan si Zandro Bautista. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Zandro. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po. Isang napaka mapagpalang umaga. And it was such an honor and a pleasure to be here po. Eto no, Zandro, nakikita namin yung mga likha mong mga isinulat mong libro, no? Pero paano ka ba nagsimulang mahilig sa pagsusulat? At paano mo na-realize na meron kang talent dito? Sa totoo po niyan, bata pa lamang po ako, binibilan na po ako ng tatay ko ng mga librong pambata. Mm-hmm. Bago po siya, pagka-uwi niya po galing trabaho, dumadaan po siya sa palengke para po bumili ng libro. Then nakahiligan ko na po doon yung pagbabasa. And then sa pagbabasa po, namulat po ako sa mundo ng literatura. And parang gusto ko rin pong sumulat ng mga ganong klaseng obra. And sa sobrang dami na po ng mga aklat na nabasa kong pambata, sinubukan ko rin po na magsulat sa likod ng aking notebook hanggang sa nailabas ko po yung talento ko during the time of during the COVID-19 pandemic. Okay. I know that our lives changing dramatically and drastically during that pandemic, during that period. And with the people still adjusting and adapting to changes, what I did is to write. Ayun po yung naging coping mechanism ko. And nagsimula po akong sumali sa mga online literary writing competitions. Ayun po yung naging start ng journey ko, and doon po ako na-discover. Alam mo, Audrey, talagang pagdating sa kapag ikaw ay nakaramdam ng emosyon, like lungkot, takot, napakalaking tulong ng journal writing. No? Sinasabi nga niya kanina, talagang malaking importansya sa kanito during COVID-19. But, I wanna know, saan ka graduate? Or nalinya ba yung iyong pagsulat sa ganito klase mga libro sa iyong kurso? Yes po. I graduated Bachelor of Secondary Education, major in English Language and Literature. Sa Rizal Technological University. RTU. At ngayon, syempre, ikaw din ay may award. Filipino Reader's Choice Awards mula sa kanyang libro. Si Principe Hero. At ang mundo na pangarap. Ang galing-galing naman. Ang mundo ng panaginip. Panaginip pala, oo. Pero syempre, no, dahil sa mga awards na yan, paano sa'yo nakatulong yung pagsali sa iba't iba mga online literary writing competitions? Kumbaga, yung pagsali ko po sa mga literary writing competitions, ayun na po yung pinaka naging training ground ko. Kasi hindi naman po lahat ng sinasalihan ko ay lagi pong nananalo. Minsan po ay natatalo. So iniisip ko na lang po na failure is not the end. It's just the first attempt of learning. And sa pagsali ko po ng literary writing competitions, doon po nahubog yung skills ko na magsulat pa sa iba't ibang mga genres, katulad ng romance. Sumubok din po ako ng mythology, ng folklore, ng horror, and then na-discover ko po na kaya ko palang sumulat ng children's book. Uy, folklore ah. Swiftie ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Oh, okay. Sige. Well, eto. Balikan natin itong award mo, yung pagkilala noong 2022. Nanalo ka ng Filipino Reader's Choice Awards and Bokila Award sang debut. Sa book mong Prinsipe, ito nga, itong hawak ko, Prinsipe, Hero at ang Mundo ng Panaginip. Mani mo bang ikwento sa amin yung buod nitong librong nilikha mo? Opo. It's actually a blind prince who has an adventure on his dream. I don't want to give away the story that much, pero naisip ko po na what if may isang prinsipe na bulag? And what if naglalakbay, since di nga po siya makakita, maglakbay na lang siya sa kanyang mundo ng panaginip. And sa paglalakbay niya po sa kanyang panaginip, may nakilala po siyang isang natatangin nila lang, which is isang duwende po. And then, sa paglalakbay po nila sa
sa mundong iyon, marami po siyang natuklasan, marami po siyang na-realize. Malungkot po ang buhay kapag bulag ka, pero sa panaginip po, muli ka pong nakakakita. And then, dun po, natuklasan po ni Hero ang pagmamahal sa kaibigan, sa pamilya, and ayun po, ganun po yung pinaka naging thought niya. Alam mo, Audrey, hindi biro ang mag-develop ng content sa pagsulat ng iyong mga istorya. Pero sa dami ng mga iyong nasulat, at lalo sa epekto ng COVID-19, kung paano ka naging magaling pagdating sa usapin na literary, saan ka kumukuha ng inspirasyon para sa iyong nais na isulat na kwento? Aside po sa family, sa mga friends ko po, sa publisher ko and sa mentor ko na si Jarek Lagos, sa nanay ko, sa Kilagab, sa pamilya ko, I started seeing life as an art. And that time, nasabi ko na magiging writer ako. Ayun po yung ginawa kong inspirasyon, yung mga simpleng bagay sa buhay. So, ina-appreciate ko po yun kapag naghuhugas po ako ng plato, pinapakiramdaman ko po yung pagpatak ng tubig sa kamay ko. Pag napapatakan po ako ng ambon, pinapakiramdaman ko po yung pagpatak sa pisngi ko, sa balikat. And sabi ko po, yung mga ganong bagay, na-inspire po ako. What if pa kaya na pag isinusulat ko po ito at ginagawan ko ng kwento? Iba yung appreciation niya. Oo, may diskurso ang bawat galaw. Pero napansin ko lang sa librong ito, no? Yung bida, meron kang parang manika? Opo, minidal po. Oh, pinagawa mo ito? Ano po, regalo po ito ng mga readers ko, nila Gab, nila Vito, nice. Nila Cristel, nila Jarek. Sila po yung nagpagawa ng librong ito. Ng manikang ito. Siyempre dun tayo sa mga aspiring writers din, di ba? Of course, marami mga nice magsulat, pero hindi basta-basta ang pagsulat nito eh. Talagang maraming elemento ang kailangan ilagay dito. Well, ano ba ang payo o mensahe mo para sa mga nais din na magsulat at maging tulad mo someday? First step is to dream, and then second step is to translate your dream into a reality. Sa totoo lang po, hindi po madali talaga magsulat. Pero kung may pangarap ka po, and you're writing not to impress, but to express. And also, sinusulat mo po kung ano yung nasa puso mo. Ayun po yung pinakamahalagang bagay na matututunan mo sa pagsisimula po sa pagsusulat. Well, iba yung imagination niya no? Parang ang lawak. Pero, nalilisik yung mata niya. Kaya nga, pero hindi naman, porque horror itong isa. Okay. Well, pero question. Kasi syempre, maraming kabataan gusto rin magsulat. Mm-mm. Pero ikaw, paano ka nakakuha ng suporta? Syempre, kailangan ng financial support sa pag-imprenta ng mga ito? With the help of my mentor, Jarek Lago, sa simula po kasi, ito pong librong ito. Ayan po. Ayan po yung kauna-unahang literary writing competitions na sinalihan ko sa TBC Publications. Rainbow ang title. Yeah, it's an LGBT themed story po that raises an awareness about prostitution, HIV/AIDS, and it's kind of romance, but it's a story about someone who is really fascinated about research and nakakuha siya ng pagmamahal sa isang prostitute. Ayan po. And then my story title Nirvana won second place, and dyan po nag-start yung career ko. Dyan ko po nakuha yung suporta ng mga readers, ng family ko po, ng mga friends ko po, and lahat po ng taong nagmamahal sa literatura po. Yan ba pinakaunang sinulat mong libro? O ano yung pinakaunang? Ayan po yung kauna-unang libro na pabalik. Basa ito. Oo nga eh, di ba? Rainbow. I was 20 years old that time po, and I was in, I believe, second year in college po. Sobrang bata ko po nung nag-publish ako ng book, and na-registered po sa National Book Development Board as an author. And ngayon po na 24 years old na ako, nakagraduate na rin po ng college, and I'm already a licensed professional teacher. Patuloy pa rin po ako magsusulat para po makapagmulat. Ayan. Congratulations sa pagkilala, at good luck sa mga isusulat mo pang mga libro, and hopefully marami ka pang ma-inspire ng mga kabataan. Alright, maraming salamat, Sandro, sa paglalaan ng oras para sa ating programa at pakikipagkwentuhan sa amin.